Mag-aalas 10 kagabi nang tupukin ang apoy ang mga bahay ng mahigit 100 pamilya sa barangay Paliwas o Bando, Bulacan. Naging emosyonal ang ilang residente habang pinapanood na nilalamon ng apoy ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Wala po, lunos po. Halos lahat po doon lunos. Wala pong natira miski isa. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Pero ayon sa ilang residente, dahil daw ito sa naiwang kandila ng isa nilang kapitbahay. Kwento pa ni Ani, sinubukan daw ng kanyang mga kapitbahay na patayin ang apoy noong nagsisimula pa lamang ito. Doon po sa isang bahay na gawi doon, nagsisigaw po may sunog. Maliit lang po yung sunog eh. Kaya lang, hindi ano ng mga nagbubuhos. Habang binubuhusan, lumalaki. Bali nung ano kasi, nasa kwarto na kami. Tapos may mga nagsisigawan na nga pagsilip ko, may sunog. Ako naman, syempre, para kahit pa paano makatulong, nag-ano rin kami, buhos-buhos kami, mga magkakapit-bahay. Agad na iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, talaga raw nahirapan ang mga bumbero sa pagresponde. Umabot sa mahigit 40 truck ng bumbero na galing pa sa iba't ibang mga lugar ang dumating. Mahirap siya kasi pagdating namin, mabilis kumalat yung apoy. Kasi puro light materials po yung nandiyan sa mga residential natin. Ayon pa sa Obando MDRRMO, hindi raw ito ang unang beses na nagkasunog sa lugar. Pero ngayon lang daw ito lumaki. Meron na rin last year, kaya lang hindi naman ganyang kalakas. Madalas din nagkakaroon ng sunog dyan sa lugar dyan, kaya lang hinaapula kagad. Tumagal ng halos 20 oras ang sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinsanang dinulot ng sunog. Samantala, ang mga apektadong residente ay pansamantalang manunuluyan sa evacuation center ng munisipyo. Darlene Kai, GMA News.